Noong siya ay 19 years old pa lamang, si Jesus Villamor ay marunang magpalipad ng aircraft dahil nagtrabaho ito sa Philippine Air Taxi Company. Ngunit hindi siya mabigyan ng lisensya. Dahil sa dedikasyon nitong maging isang piloto, nag-aral ito ng aviation sa Amerika. At pagbalik nito sa Pilipinas noong 1936, siya na ang isa sa mga 7 unang batch ng kadet ng 1936 Philippine Army Air Corps. December 7, 1941, ginulat ang buong mundo ng balita na inatake at pinasabog ng Japanese ang Amerika. Ginera ang Pearl Harbor ng Hawaii, ang pangunahing isla ng Amerika kung saan naroon ang kanilang puwersang militar. Ilang araw lamang ang nakalipas, nilusob naman ang Pilipinas. December 10, 1941, dinigsan man sulok ng Pilipinas ang kampana ng simbahan bilang senyales na may matinding kaguluhang nagaganap. 27 pandigmang himpapawid ng Japan ang lumusob sa base militar ng mga Amerikano sa Pilipinas. Walang ano-ano't nagdesisyon si Jesus Villamor na paliparin ang kanyang aircraft upang lumaban at 2 sa Japanese enemy's plane ang kanyang napabaksak. December 12, 1941, 5 Philippine aircraft fighters na pinangungunahan ni Jose Villamor ang muling lumaban sa ilang panglumusob na aircraft mula sa Japan. Isa dito ay si Cesar Basa. Nang mapansin niyang wala na itong gasolina, imbis na bumalik sa base, nagpatuloy itong lumaban. Ngunit napasabog ang kanyang sinasakyan ng mga Japanese. Si Cesar Basa ang kauna-unahang namatay sa pagsalakay na ito ng Hapon sa Pilipinas. Pinarangalan ni General MacArthur si Jesus Villamor dahil sa katapangan nito bilang kauna-unahang Pilipino na nakapagpabaksak sa aircraft ng Japanese invaders. Bagamat sumuko ang Pilipinas at Amerikano noong 1942 sa Japan, may mga Pilipinong gerilya pa rin na lumalaban para sa ating kalayaan. August 6, 1945, pinasabog ng Amerika ng kanilang atomic bomb ang Hiroshima, Japan. Kasunod nito ang muling pagbabalik ni General MacArthur sa Pilipinas. At 1946, binigyan na ng Amerika ang kalayaan para makapagtatag ang Pilipinas ng kanyang sariling republika. Mula noon hanggang ngayon, hindi dapat kalimutan sina Cesar Basa, Jesus Villamor at lahat ng bumubuo noon ng The Philippine Air Force o hukbong himpapawid ng Pilipinas. Salamat sa inyong katapangan at kabayanihan para makamit natin ang tunay na kalayaan. He's once again Raymond Lopez. Thank you for watching. Pag-ibig ko sa'yo, walang hanggan.